magandang araw sa ating lahat. Mga kapatid, ngayong pong taon, pabayaan niyo po akong ibahagi sa akin na aking pagninilay, lalo na po ngayong panahon ng Kwaresma. Pag tayo po ay pumupunta sa simbahan, ang krus ang isa sa pinaka magandang simbolong makikita natin. We always associate the cross during Lenten season. Pagka po Pasko, ano po bang simbolo ang nakikita natin sa simbahan? Pwede natin sabihin, ang bilin, ang sabsaban, si Kristong ipinanganak, ang pinakamagandang simbolo. Pero pagdating ng Kwaresma, pagdating ng Mahal na Araw, ang krus ng ating Panginoon ang pinakamagandang simbolo. Ang krus ay hindi lamang tinititigan, hindi lamang ito palamuti kung hindi may malalim na kahulugan sa atin bilang isang Kristiyano, sapagkat ang krus ang pinakakabuuan ng ating pagiging isang Kristiyano. The wholeness of our Christianity is the cross. At pabayaan niyo po akong ibahagi ito at palalimin ito sa paggamit natin sa Ebanghelyo ni St. Matthew chapter 8 verses 34 to chapter 9 verses 1. It says, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me." Ngayon, itong Ebanghelyo ni St. Matthew, napakaganda po para makita natin ang ating pagsunod kay Kristo, para makita natin ang kabuuan natin bilang isang Kristiyano at para mapalalim ang ating pagdiriwang ng Kwaresma ngayong taong 2020. Balangkasin po natin ang Ebanghelyong ito sa tatlo. Una, we must deny ourselves. Pangalawa, we must carry our own cross. At pangatlo, we can follow or we should follow the Lord. Punta tayo sa number one. We must deny ourselves. It begins when we humble ourselves, when we accept our limitation. Ibig sabihin, pag tayo magbubuhat ng krus, kailangan tayong maging mapagpakumbaba. Meron ang kasabihan na sa pagpapakumbaba ang biyaya ng Diyos. Pag tayo nagdadasal ng may pagpakumbaba, may biyaya. Pero ang taong mapagmataas, uuwing walang dala. Pride does not allow us to deny ourselves, but rather flush or pushes us to the destruction of our selfishness and desires. Pagka pala tayo magbubuhat ng krus at nagmamataas, mahihirapan tayong buhatin ang ating krus. Pag tayo pala bilang isang Kristiyano nagpapakataas sa Diyos, mahihirapan tayong sundin ang Diyos. Pag tayo nagdadasal nang may pagmamataas, wala tayong biyaya. Kung kaya't ito ang gustong sabihin ni Kristo ngayon, we must humble ourselves. We must deny ourselves. We must accept our limitation. Pag nagawa na natin iyan, punta tayo sa pangalawa. We can carry our own cross. Dear brothers and sisters, everyone has a unique cross. Pero tandaan natin, lahat tayo ay may kanya-kanyang cross. Magkakaiba nga lang. Pero lahat ito ay patterned sa cross di Kristo. Meron ako nakitang tatlong karakteristik o pagkakaiba-iba natin ng mga cross natin sa buhay. Excited ako makita ito. At sa tingin ko, makikita din ninyo ito. Number one, we can say that we have our physical or mental weakness. Marahil ang cross mo ngayon ay ang iyong sakit, ang iyong karamdaman, mga sakit na walang lunas. Kung may sakit man, may lunas, marahil wala tayong pambili. Ito yung cross natin sa buhay.
ang ating mga sakit o karamdaman. Ano ho? Pangalawa, emotional. Ang krus mo sa buhay ay marahil emotional. Halimbawa, ang iyong depression, ang iyong kawalang pag-asa, hopelessness. Naku po, mga kapatid, ito ay walang mga gamot. No? Tanging tayo lamang ang makagagawa dito. Ano ho? At paminsan, ito yung krus natin sa buhay. Pangatlo, woundedness or woundedness or companionship, no? Pwede natin sabihin ang ating krus ay ang ating mga kasama sa buhay na nagbibigay sa iyo ng pasakit o ng krus sa buhay, no? Marahil ang krus mo ngayon ang iyong asawa, marahil ang krus mo ngayon ang iyong anak, marahil ang krus mo ay ang iyong kapitbahay, marahil ang krus mo ay ang iyong sarili. Ano? Kahit kung titignan natin itong nabanggit natin at marami pang iba, meron tayong kanya-kanyang pinagdaraan ng krus sa buhay, pero ang pinaka-importante, lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang krus. Now, with all of this, we cannot carry our own cross. That's the reality. And the reality is this, it is meant to be carried with Christ. Yun ang napakaganda. Hindi natin kayang buhatin ang ating sariling krus, pero tinatawagan tayo ng Diyos na magpatulong tayo kay Jesus sapagkat hindi natin kayang buhatin ang krus. Our cross, it is meant to be carried with Christ. Ngayon bakit? Kasi si Kristo ang expert sa pagbubuhat sa krus. Ngayon, alam na natin ha, meron tayong kanya-kanyang krus at ang krus na ito ay kaya nating buhatin kung kasama natin si Kristo. Ngayon, pwede na, Kristiyano na tayo, kaya na nating buhatin ang krus. Pinakahuli sa lahat ay ito, we can follow the Lord. So number one, deny. Pangalawa, carry our cross. At pangatlo, we can follow the Lord. Ngayon, ang tanong ay ito, bakit natin kailangan sundin ang Diyos? Why is it that we need to follow the Lord? No, ang sagot, because the Lord is the way, the truth, and the life. Siya ang magbibigay sa atin ng kakaibang buhay, ang buhay na walang hanggan. Hindi tayo dadalhin sa isang kawalan, empty certainty or empty wasteland. Bagkus dadalhin tayo sa buhay na ibinigay sa atin noong una pa man nang tayo ay ipinanganak. Ipinangako niya ito. Ang tawag dito, the glory or infinite life, the true life God intends for us. Kung kaya't, bakit natin kailangan sumunod kay Jesus? Ito yung ating kasagutan. He is the way, the truth, and the life. Ngayon, ito ay para sa future, pag tayo ay mawawala na dito. Pero mga buhay pa tayo, paano ba natin ma-apply itong follow the Lord? Buhay pa tayo, anong gustong gawin ni Kristo sa atin? Habang buhay tayo, we should do good works to our brothers and sisters. He expects us to care for others. Ang maglingkod sa Kanya. Ang maglingkod sa ating mga kapatid. Yan ang pagsunod kay Kristo. Ngayong panahon ng matinding sakuna sa ating buhay, tayo po'y tinatawagan na sundin, sumunod kay Kristo sa pamamagitan ng pagtulong sa ating kapwa. At mga kapatid, maraming paraan para tumulong sa ating kapwa. Maraming nagsasabi, naku, wala namang kaming pera para tumulong sa aming kapwa. Huwag natin kakalimutan ang tatlong bagay na lagi nating natututunan sa ating Catechism of the Catholic Church. Time, talent, and treasure. Wala ka mang pera, pero may oras ka, may resources ka, meron kang talentong pwede pang ibigay sa iyong kapwa. Sa panahong ito,
Sana po'y magtulong-tulungan tayong sumunod kay Kristo sa pamamagitan ng pagtulong sa ating kapwa. Sa muli, mga kapatid, huwag natin kakalimutan ngayong Kwaresma ang krus, ang pinakamagandang simbolo na maibibigay ng ating simbahan. Nandito ang kabuuan natin bilang isang Kristiyano. At lagi tayo tinatawagan, lalo na po ng paanyaya sa atin ni St. Matthew, na kailangan bilang isang Kristiyano maging mapagpakumbaba, buhari ng krus, at sumunod kay Kristo.